Good morning po and happy Sabbath po sa ating lahat, mga minamahal po nating mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kayo po ay live na nanonood dito po sa ating programa sa Season of Prayer. Tangad po namin na ang programang ito'y maging pagpapala sa inyo ngayong umaga, lalo't ito po ang araw ng Sabbath na ipinagkaloob ng Diyos sa ating lahat. Sa muli po, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan, kung kayo po ay may mga prayer requests or kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po kayong magdadaluwang isip na ilagay po yan sa comment section kung saan po kayo nanonood ngayon. At sa muli po, binabati po namin ang aming pong mga tagantabay at mga kapatid kay Kristo ng isang maligayang araw po ng Sabado. At sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kayo po ay aming kasama ngayon sa ating pong Season of Prayer at naway ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumaating lahat. Bago ko po pasimulan ang programang ito, nais ko po munang imbitahan ang ating pong mga live viewers na kung sakaling kayo po ay malapit sa isang Seventh-day Adventist Church sa inyong kinaruroonan ngayon, dalangin po namin na sana kayo po ay makabisita sa aming mga pagsamba. Kadalasang nagsisimula po yan sa ganap na alas 8:30 ng umaga hanggang sa ganap na alas 5 ng hapon. Amin pong dalangin na kayo po ay maglakas loob na pumaroon sa aming mga pagsamba upang tayong lahat ay makabinipisyo, makaalam kung anong uri ng pagsamba mayroon po ang mga Seventh-day Adventist Church. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ang ating Panginoon, kabila po ng ating dinaranas na trahedya ngayon, hindi nagpapabaya po sa atin. Kaya gusto ko po na kayo po ay pasalamatan na patuloy pong nananalangin sa ating pong mga kaibigan. Ang ating mga kapatid na ito ay bagamat hindi natin kasama dito sa programa, dito po sa mismong lugar na kinatatayuan ko ngayon, ngunit sa kanilang mga tahanan, umaasa po ako na kayo po'y kasama ko sa ating pong pananalangin. At nawa, ang ating pong pananalangin ay isang basic na gawain, ngunit kapag ka ang Diyos ang iyong pinasalita, sabi ng banal na kasulatan, ang pananalangin is the most important part of a Christian's duty. So, kailangan nating manalangin sa tuwi-tuwi na. So, ating pong basahin po muna ang ating pong babasahin for this morning. Ang kabanata 11 po ng Steps to Christ na may pamagat tanging karapatan ng pagdalangin. Naway ang lahat ng ito ay maging inspirasyon sa atin na tayo po ay may karapatang manalangin, magkaroon ng akses sa langit at magpatuloy sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na may kapangyarihan sa lahat ng kanyang banal na gawain anuman ang ating paglilingkod. Kinakailangan nating manalangin upang tanggapin natin ang huling ulan ng banal na Espiritu na siyang magpapalakas atin, magpapatatag sa atin. At sa panahon ng shaking time na ito, sa panahon ng day of trouble, tayo ho'y makatayo sa ating pong mga pananampalataya at paglilingkod. Yan po kung bakit tayo ho ay nananalangin. Happy Sabbath po pala kay Miss Millyjoy Gotis, no? Happy Sabbath. God bless you all. Happy Sabbath din po, Sister Shi Pengsun Franche, no? Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. Kaya tayo ho ay yumuko at manalangin upang tayo po ay makapagsimula na sa ating pagbabasa sa Steps to Christ. Dakilang Diyos na mapagpala ka po sa lahat. Amang banal sa umagang ito ng iyong banal na araw ng Sabat, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat po kami na ang iyo pong
mga salita sa amin ay nagpapalago, nagpapatatag, at nagbibigay ho ng buhay sa aming pong mga paglilingkod at ministeryong ginagampanan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, amin pong niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. At hinihiling po namin, Panginoong Diyos, na habang kami ay gumagawa sa iyong banal na gawain, kami rin naman ay mahanda sa iyo pong nalalapit ng pagbabalik. Salamat po ng marami among banal sa pag-inig sa aming dalangin, sapagkat ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ito po ay ang kabanata 11 ng Steps to Christ o Paglapit kay Kristo na may pamagatanging karapatan ng pagdalangin. Oo, ito yung karapatan ng pagdalangin. Sa pamamagitan ng kalikasan at banal na pahayag, sa pamamagitan ng kanyang banal na kaluuban, at sa impluensya ng kanyang espiritu, ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Subalit hindi pa rin sapat ang mga ito, kailangan din namang sa kanya'y ipahayag natin ang buong nilalaman ng ating puso upang magkaroon ng buhay at lakas na ukol sa espiritu. Kinakailangan tayo'y magkaroon ng tunay na pakikiugnay sa ating Ama na nasa langit. Maaaring matawag sa kanya ang ating mga isip. Maaari tayong magnilay sa kanyang mga gawa, ang kanyang mga kahabagan at ang kanyang mga pagpapala. Ngunit sa tunay na kahulugan ay hindi ito ang pakikipag-usap sa kanya. Upang makipag-usap sa Diyos, dapat magkaroon tayo ng sasabihin sa kanya hinggil sa lagay ng ating talagang buhay. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos na gaya ng sa isang kaibigan. Hindi sa iyan ay kailangan upang maipakilala sa Diyos kung ano ang kalagayan natin, kundi upang matanggap natin siya. Ang panalangin ay hindi siyang nagbababa sa Diyos sa atin, kundi iyan ang nagtataas sa atin sa Kanya. Noong narito pa si Jesus sa mundo, itinuro niya sa kanyang mga alagad kung paano ang pananalangin. Pinagbilinan niya sila na iharap sa Diyos ang kanilang mga kinakailangan sa araw-araw at ilagak ang lahat nilang pag-aalala sa Kanya. At ang ipinangako niya sa kanila na didinggin ang kanilang mga karaingan ay ipinangako rin naman sa atin. Si Jesus na rin noong tumatahan pa siyang kasama ng mga tao ay malimit manalangin. Nakikiisa ang ating tagapagligtas sa ating mga pangailangan at mga kahinaan, sapagkat siya ay naging isang namamanhik, humihiling na humihingi sa kanyang Ama ng sariwang lakas upang siya ay makayaong laan sa tungkulin at pagsubo. Siya ang ating halimbawa sa lahat ng bagay. Siya ay kapatid natin sa ating mga kahinaan na tinukso sa lahat ng mga paraang gaya rin naman natin. Ngunit palibhasa'y walang kasalanan, ay umurong ang kanyang pagkatao sa kasamaan. Tiniis niya ang mga pakikilaban at pasakit sa kanyang kaluluwa sa isang sanlibutang makasalanan. Dahil sa kanyang pagkatao ay naging isang pangangailangan at isang karapatan sa ganang kanya ang pananalangin. Nakasumpong siya ng kaaliwan at kaligayahan sa pakikipag-usap sa kanyang Ama. At kung ang tagapagligtas ng mga tao, ang anak ng Diyos, ay nakaranas na kailangan niya ang panalangin, di lalo pang kailangan ng mahina at makasalanang tao ang maalab at palaging pananalangin. Ang Ama nating nasa langit ay naghihintay sa ating magbigay ng kapuspusan ng kanyang pagpapala. Pribilehiyo natin ang uminom ng marami sa bukal ng walang hanggang pag-ibig. Nakapagtataka nga na bihirang-bihira tayong manalangin. Handa at nalalaan ang Diyos na makinig sa taimtim na panalangin ng kalitliitan sa kanyang mga anak. Subalit hayag na hayag ang malaki nating pag-aatubili na ipaalam sa Diyos ang ating mga kailangan. Anong iisipin ng mga anghel sa langit sa kaawa-awa at mahinang mga tao na sinasalakay ng mga tukso? Yayamang ang puso ng Diyos na binubukhalan ng walang hanggang pag-ibig ay nasasabik sa kanila. Andang magbigay ng higit sa kanilang mahihingi o maiisip, subalit bahagya na silang manalangin at napakaliit ang kanilang pananampalataya.
Ang mga anghel ay nagigiliw na yumukod sa harapan ng Diyos. Iniibig nilang mapalapit sa Kanya. Itinuturing nila na ang pakikipag-usap sa Diyos ay siyang pinakamataas nilang kagalakan. Subalit ang mga taong tagalupa na nangangailangan ng napakalaking tulong na walang ibang makapagbibigay liban sa Diyos lamang ay waring nasisiyang lumakad kahit wala sa kanila ang liwanag ng kanyang espiritu na siyang pakikisama ng kaaway o ng kanyang harapan. Ang kadiliman ng kasamaan ang nasa palibot ng mga hindi nananalangin. Ang mga tuksong ibinubulong ng kaaway ay siyang humihila sa kanila sa pagkakasala at ang lahat ng ito'y dahil sa hindi nila ginagamit ang mga pribilehiyong ibinigay sa kanila ng Diyos sa banal na habiling sila'y manalangin. Bakit nga ba ang mga lalaki at babaeng anak ng Diyos ay mabigat ang loob na manalangin? Gayong ang panalangin ay siyang susing nasa kamay ng pananampalataya na nagbubukas ng kabangyaman ng Diyos na kinatataguan ng hindi nauubos na mga kayamanan ng makapangyarihan sa lahat. Kung tayo'y hindi palaging nananalangin at matiyagang nagpupuyat, ay nanganganib tayo na mawalan ng ingat at lumihis tuloy sa matuwid na daan. Palaging sinisikap ng kaaway na hadlangan ang daang patungo sa luklukan ng awa upang huwag nating matamo sa pamamagitan ng pananampalataya at maningas na panalangin ang biyaya at kapangyarihang dadaig sa tukso. May ilang mga kondisyon na kinasasaliga ng ating pag-asa na diringgin at sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang isa sa mga panguna rito ay ating madama ang pangangailangan ng tulong na buhat sa Kanya. Ipinangako niyang ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw at ng mga bukal ang tuyong lupa. Isaiah 44, versikulo 3. Iyong nagugutom at nangauhuhaw sa katwiran na nagigiliw sa Diyos ay makaasang sila'y bubusukin, datapwat na maging bukas ang puso sa impluwensya ng banal na Espiritu, kung dili ay hindi matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Ang malaki nating pangangailangan ay isa na ring dahilan at mabisang namamanhik patungkol sa atin. Ngunit dapat ding lapitan ng Panginoon upang gawin niya ang mga bagay na ito para sa atin. Ang sabi niya, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. At siya na hindi ipinagkait ang kanilang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibinigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Kung sa ating puso ay iimpukin natin ang kasamaan, kung ginagawa pa rin natin parati ang anumang bagay na kilala nating kasalanan, ay hindi tayo didinggin ng Panginoon. Ngunit ang panalangin ng nagsisisi at bagbag na puso ay palaging tinatanggap. Pagka naaayos na ang lahat ng hayag na kamalian, ay maaasahan nating sasagutin ng Diyos ang ating mga karaingan. Ang sarili nating karapatan ay hindi makapagtatagubilin sa atin sa lingap ng Diyos. Karapatan lamang ni Jesus ang sa ating magliligtas at dugo niya ang lilinis sa atin. Gayon may mayroon pa rin tayong dapat gawin muna bago tayo matanggap. Ang ikalawang sangkap ng nagtatagumpay na panalangin ay ang pananampalataya. Ang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga kanyay nagsisihanap. Hebreo 11:6. Ang wika ni Jesus sa kanyang mga alagad ay ganito, lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at kakamtin. Tapat ba ang ating paniniwala sa kanyang mga salita? Ang pangako ay malawak at hindi nahahangganan at siya na nangako ay tapat. Pagka hindi natin tinatanggap iyong mga bagay na ating hiningi sa sandaling hingi natin, ay manampalataya pa rin tayo na dinirinig ng Panginoon ang ating pagsusumamo at talagang sasagutin niya ang ating mga dalangin. Tayo'y nagkakamali at napakaiksi ng ating pananaw na madalas sumihingi tayo ng mga bagay na hindi magiging pagpapala sa atin. At dahil sa pag-ibig ng ating Ama na nasa langit, ay sinasagot niya ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng ikabubuti natin. Na tayo mismo ang hihingi kung taglay ang paningin pinapagliwanag ng Diyos
ay makikita natin ang tunay na lagay ng lahat ng bagay. Kung tila bang ang ating mga panalangin ay hindi sinasagot, ay panghawakan pa rin natin ang pangako sapagkat ang panahon ng pagsagot ay darating at tatanggap tayo ng pagpapala na lubhang kailangan natin. Natapot sa pagsasabi na palaging ibibigay sa atin ang ating idinadalangin ayon sa paraang ibig natin ay pagsasapantaha. Ang Diyos ay napakatalino na hindi siya mangyayaring magkamali at napakabuti niya kaya hindi niya ipagkakait ang anumang mabuting bagay sa lumalakad ng matuwid. Kaya nga't huwag kang mangambang magkatiwala sa Kanya. Bagaman hindi mo agad nakikita ang sagot sa iyong mga dalangin, umasa ka sa Kanyang tiyak na pangako. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Mateo 7:7. Kung dinggin natin ang ating mga alinlangan at pangamba, o kung sisikapin muna nating ayusin ang lahat ng bagay na hindi natin maliwanagan bago tayo magkaroon ng pananampalataya, ay lalo lamang kakapal at lalalim ang mga bagabag. Ngunit pag lumalapit tayo sa Diyos na kinikilala nating tayo mahina at nakadepende at sa pananampalatayang may kalakip na pagpapakumbaba at pagtitiwala ay sasabihin natin ang ating mga pangailangan sa Kanya na ang karunungan ay walang hanggan, na sa Kanya ay hayag ang lahat ng mga bagay sa sangnilalang at pinamamahalaan niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang kaluuban at salita ay Kanyang pakikinggan at diringin ang ating daing at pasisilangin niya ang liwanag sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin ay napapaugnay tayo sa pag-iisip ng walang hanggan. Maaring wala tayong makitang anumang kahangahangang katunayan sa sandaling nakatunghay sa atin ang mukha ng manunubos na sa atin nahahabag at umiibig, gayunpaman ay tunay na ginagawa niya ito. Maaring hindi natin maramdaman ang hayag na dampi ng Kanyang kamay, ngunit totoong nakapatong sa atin ang Kanyang kamay na may pag-ibig at pagkaawa. Pag tayo'y lumalapit sa Diyos upang humingi ng habag at pagpapala, ay dapat sumaating mga puso ang isang espiritu ng pag-ibig at pagpapatawad. Paano natin maidadalangin ang ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin? Kung tayo'y nag-impok ng pagtatanim ng loob laban sa iba. Mateo Kapitulo 6, Versikulo 12. Kung inaasahan nating sasagutin ang ating mga panalangin, ay dapat napatawarin natin ang mga iba sa paraan at sukat na gaya ng inaasahan nating pagpapatawad naman sa atin. Ang pagtitiyaga sa pananalangin ay ginawang isang kondisyon ng pagtanggap. Dapat tayong manalangin palagi kung ibig nating lumago sa pananampalataya at karanasang Kristiyano. Dapat tayong magmatiyagain sa pananalangin at manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Roma Kapitulo 12, Versikulo 12 at Kolosas Kapitulo 4, Versikulo 2. Pinapayuhan ni Pedro ang mga nananampalataya na sila'y mangagpuyat sa pananalangin. Unang Pedro 4:7. Ipinagbili ni Pablo na sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. Ngunit kayo mga minamahal, ani Judas, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Judas 20 and 21. Ang panalangin walang patid ay siyang walang kasiraang pakikipagkaisa ng kaluluwa sa Diyos. Nanupat ang buhay na mula sa Diyos ay dumadaloy sa ating buhay at mula sa ating buhay ay dumadaloy namang pabalik sa Diyos ang kadalisayan at kabanalan. Kailangan ang sipag sa panalangin. Huwag kang papigil sa anumang bagay. Gawin mo ang bawat pagsisikap upang mamalaging bukas ang pakikipag-usap ng iyong kaluluwa kay Jesus. Samantalahin mo ang bawat pagkakataon na makaparoon ka sa dakong pinagdadausan ng panalangin. Yaong talagang nagsisianap sa Diyos ay makikita sa pulong panalangin. Tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin at masikap at sabik na makuha ang lahat ng kapakinabangang matatamo nila. Gagamitin nila ang lahat ng pagkakataon na lumagay sa lugar na katatanggapan nila
na mga sinag ng liwanag at magmumula sa langit. Dapat tayong manalangin sa tahanan na kasama ang ating sambahayan. At higit sa lahat ay huwag nating kaliligtaan ang lihim na pananalangin sapagkat iyan ang buhay ng kaluluwa. Hindi magiging malusog ang kaluluwa pagka kinaliligtaan ang pananalangin. Ang panalangin sa loob ng sambahayan o ang panalangin sa harapan ng madla ay hindi sapat. Sa pag-iisa ay buksan mo ang iyong puso sa sumisiyasat na paningin ng Diyos. Ang lihim na panalangin ay dapat marinig ng Diyos lamang na dumirinig ng panalangin. Walang mausisang tenga ang dapat makarinig ng dalahi ng ganyang panalangin. Sa lihim na panalangin, ang kaluluwa ay malaya mula sa anumang impluensya sa palibot at malaya rin sa anumang kaguluhan. Banayad ngunit maalab na aabot ito sa Diyos. Masarap at namamalagi ang impluensyang magmumula sa Kanya na nakakakita sa lihim na bukas ang pakinig upang dinggin ang panalangin umiilang lang buhat sa puso. Sa pamamagitan ng mahinahon, malinis na pananampalataya ay nakikipag-usap sa Diyos ang kaluluwa at nagtitipon siya sa sarili ng mga sinag ng banal na liwanag upang sa Kanya'y magpalakas at umalalay sa ating pakikipagpunyagi kay Satanas, ang Diyos ang ating muog ng kalakasan. Manalangin ka sa iyong silid at sa araw-araw na iyong paggawa ay dalasan mo ang pagtawag sa Diyos. Sa ganitong paraan lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Ang ganyang mga lihim na dalangin ay pumapaitaas na tulad sa mabangong kamanyang na pumapailang lang sa harapan ng luklukan ng biyaya. Hindi madadaig ni Satanas ang tao na ang puso ay suma sa Diyos. Walang panahon o dako man na roo'y hindi nababagay ang magpailang lang ng isang dalangin sa Diyos. Walang makapipigil sa atin sa pagpapailang lang sa Diyos ng isang maningas na panalangin nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Sa mataong lansangan o sa gitna man ng pakikipagkalakalan ay makapagpapailang lang tayo ng isang dalangin sa Diyos at makahihingi ng banal na patnugot gaya ng ginawa ni Nehemias. Noong sabihin niya ang kanyang kahilingan sa haring si Artaxerxes, maaaring isagawa ang pananalangin nasa silid saan man tayo naroon. Palagi nating buksan ang pintuan ng ating puso at ipailang lang ang ating paanyaya na si Jesus ay pumasok at manirahan sa ating kaluluwa sa isang panauhing mula sa langit. Bagamat mapapalibutan tayo ng marumi at masamang hangin ng kasalanan, ay di kinakailangang langhapin natin ang karumihan nito, kundi maaaring makapamuhay tayo sa malinis na hangin ng langit. Masasarhan natin ang bawat pintong pinapasukan ng maruming haka at mga pangit na isipan sa palagi nating paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na dalangin. Yung mga tao na ang puso ay bukas upang tumanggap ng suporta at magpapala ng Diyos ay lalakad sa isang lalong banal na dako kaysa nasa lupa at sila'y laging makakaugnay ng langit. Dapat tayong magkaroon ng lalong malinaw na pagkakilala kay Jesus at lalong ganap na pagkaunawa ng kahalagahan ng mga katotohanan ng walang hanggan. Ang kagandahan ng kabanalan ay siyang dapat pumuno sa puso ng mga anak ng Diyos. At upang ito'y maganap, kailangan nating hanapin ang mga banal na pahayag tungkol sa mga bagay ng banal. Buksan natin at itaas ang ating kaluluwa upang tayo ibigyan ng Diyos ng hangin ng langit na masasagap. Maaring malapit na malapit tayo sa Diyos sa anuman, sa anupat sa tuwing darating ang pagsubok na hindi natin inaasahan, ay pipihit agad sa Kanya ang ating mga isip gaya ng natural na pagpihit ng bulaklak sa araw. Lagi mong iharap sa Diyos ang iyong mga pangangailangan, mga katuwaan, mga kalungkutan, ang iyong pag-aalala at mga pangamba. Hindi siya marunong mabigatan. Hindi siya marunong mapagod. Siyang nakakaalam ng bilang ng buhok ng iyong ulo ay hindi magwawalang tibo sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Lubos ang pagkahabag at ang pagkamawain ng Panginoon. Ang wika ng Santiago 5, versikulo 11. Ang puso niyang maibigin ay nakikilos ng ating mga kalumbayan kahit na ng pagbigkas lamang natin sa mga ito. Dalhin mo sa Kanya ang lahat ng bagay na gumugulo sa iyong pag-iisip. Sa Kanya ay walang napakalaking dalahin sapagkat siyang umaalalay sa mga sanlibutan at pinangangasiwaan niya ang lahat ng kapakanan ng santinakpan.
Pagkaliit-liit man ang alinmang bagay na may kinalaman sa ating ikapapayapa ay napupuna niya. Walang napakadilim na kabanata sa ating karanasan na hindi niya mababasa. Walang kagulumihanang napakahirap na di niya malulutas. Walang kapahamakang sasapit sa kaliit-liitan sa kanyang mga anak. Walang pag-aalaalang makagugulo sa kaluluwa. Walang kagalakang makapagpapasaya. Walang taimtim na panalangin na mumutawi sa mga labi na hindi minamatyagan ng Ama nating nasa langit o kaya hindi niya agad pinapansin. Kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Iyan ay wika ng Awit 147, versikulo 3. Ang mga pagkakaugnay ng Diyos at ng bawat kaluluwa ay napakalinaw at napakaganap na nanupatuwaring wala ng iba pang kaluluwang pinagbigyan niya ng kanyang anak liban sa isang tiyan. Ani Jesus, magsingi kayo sa aking pangalan at sa inyo'y hindi ko sinasabi na kayo'y idadalangin ko sa Ama sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo. Kayo'y hinirang ko upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong mga bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Juan 16:26-27 at Juan Kapitulo 15, versikulo 16. Katapwat, ang manalangin sa pangalan ni Jesus ay hindi ang pagbanggit lamang sa pangalang iyan sa pasimula at sa katapusan ng panalangin. Iyan ay ang manalangin sa pag-iisip at sa espiritu ni Jesus. Samantalang sumasampalataya sa kanyang mga pangako, umaasa sa kanyang biyaya at gumagawa ng kanyang mga gawa. Hindi ang ibig sabihin ng Diyos ay ang maging ermitanyo o monghe ang sinuman sa atin at lumayo na sa sanlibutan upang maitalaga natin ang ating mga sarili sa pagsamba. Ang buhay ay dapat na matulad sa buhay ni Kristo na nasa pagitan ng bundok na panalanginan at ng mga tao. Yaong walang ginagawa kundi manalangin ay madaling titigil sa pananalangin o kaya'y magiging walang kabuluang paulit-ulit ang mga panalangin niya. Pag lumalayo ang mga tao sa pakikisama sa mga iba, malayo sa naabot ng tungkuling Kristiyano at pagpapasa ng krus, pagkahuminto na sila sa masipag na paggawa para sa kanila, ay nawawalan sila ng maidadalangin at walang nag-uudyok sa kanila upang magtalaga. Ang mga panalangin nila ay magiging pansarili at sakim. Hindi nila maidadalangin ang mga pangailangan ng sangkatauhan o ang pagtatayuman ng kaharian ni Kristo at humingi ng lakas na magagamit sa paggawa. Tayo ang nawawalan pagkakinaliligtaan natin ang pribilehiyong magsama-sama upang palakasin at pasiglayin ang isa't isa sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga katotohanan ng kanyang salita ay nawawalan ng bisa at halaga sa ating mga pag-iisip. Hindi na naliliwanagan pa ang ating puso ni kinikilos man ang kanilang nagpapabanal na impluensya at tayo'y nangihina sa buhay Kristiyano. Sa ating samahang Kristiyano, ay malaki ang nawawala sa atin dahil sa hindi natin pagdadamayan sa isa't isa. Siya na naghihiwalay ng sarili para sa kanyang sarili lamang ay hindi gumaganap ng tungkuling itinakda ng Diyos sa kanyang ganapin. Ang matuwid na pagpapaunlad sa ating likas at pakikisalamuha sa ating kapwa, tao ay siyang umaakay sa atin na makisampatiya sa mga't iba at iyan ay isang paraan ng pagpapabuti at pagpapalakas sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung magtitipon sana ng mga Kristiyano, sasabihin sa isa't isa ang pag-ibig ng Diyos at ang mahalagang katotohanan ng pagtubos, ang kanilang mga puso ay sisigla at mapasisigla nila ang isa't isa. Sa araw-araw ay mararagdagan ng ating pagkatuto sa ating Ama na nasa langit. Magtatamo tayo ng sariwang karanasan tungkol sa kanyang biyaya. Kung magkagayoy kauuhawan nating ibalita ang kanyang pag-ibig at pagkaganito ang ginawa natin ay magagalak at sisigla ang ating mga puso. Kung si Jesus ang malimit nating iniisip at sinasalita, bihira ang ating sarili, ay mararagdagan ang kanyang presensya sa atin. Kung alalahanin lamang natin ang Diyos sa tuwing magkakaroon tayo ng katunayan ng kanyang pag-aaruga sa atin, ay maiingatan natin siyang palagi sa ating mga isip at ikagagalak natin siya'y pag-usapan at purihin. Pinag-uusapan natin ang mga bagay na makalupa sapagkat mayroon tayong interes sa kanila.
Pinag-uusapan natin ang ating mga kaibigan dahil sa mahal natin sila. Ang ating mga kaligayahan at mga kalungkutan ay kabuklod nang sa kanila. Gayunmay malaking dihamak ang ating dahilan na umibig sa Diyos kaysa umibig sa ating mga kaibigan dito sa lupa. At dapat sanang maging isang bagay na natural sa lahat sa buong sanlibutan na siya ang maging una sa ating mga pag-iisip. Pag-usapan ang kanyang kabutihan at salitain ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya hangarin ang mayamang mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa atin ang magiging laman ng ating mga pag-iisip at pag-ibig. Nanupat wala tayong maibibigay sa Diyos. Iyan nga ang dapat na magpapaalaala sa atin sa Kanya at magtali sa atin sa makalangit at tagapagpala sa pamamagitan ng mga panaling pag-ibig, pag-ibig at pasasalamat. Masyado tayong naninirahan sa kapatagan ng lupa. Tumingala nga tayo sa langit, doon sa nakabukas na pintuan ng santuwaryo, naruoy nagliliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo, na siyang nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Hebreo 7:25. Dapat nating dagdagan ang pagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. Awit 107:8. Ang ating mga devotional na pagsasanay ay hindi nararapat na mabuo lamang sa paghingi at pagtanggap. Huwag na nating isiping palagi ang sariling mga pangailangan at huwag ang mga kapakinabangang tinatanggap natin. Hindi rin naman napakadalas na tayo'y manalangin. Ngayon may babahagya ang ating pagpapasalamat. Palagi tayong tumatanggap ng awa ng Diyos. Subalit napakakaunti ang pagpapasalamat natin at bahagya nating pinupuri siya sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Nakalulungkot nga yan, kapatid. Yan talaga ang kadalasang sitwasyon ng mga tao. Noong unang panahon ay ganito ang ipinagbilin ng Panginoon sa bansang Israel pagka sila'y nagkakatipon upang sumamba sa Kanya. Doon kayo kakain sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo'y mga gagalak sa lahat na kalagyan ng inyong kamay, kayo at ang inyong mga sambahayan kung saan kayo pinagpala ng Panginoon mong Diyos. Yan ang wika ng Deuteronomio Kapitulo 12, Versikulo 7. Iyong ginagawa sa ikaluluwalhati ng Diyos ay dapat gawing may kagalakan. May awit ng pagpupuri at pagpapasalamat, hindi sa kalungkutan at kapanglawan. Ang ating Diyos ay magiliwin, mahabaging Ama. Ang paglilingkod sa Kanya ay hindi dapat ituring na isang gawaing nakalulungkot ng puso, nakagugulo sa pag-iisip. Dapat maging isang kaluguran ang sumamba sa Panginoon at tumulong sa Kanyang gawain. Hindi ibig ng Diyos na ang Kanyang mga anak na pinaglaanan niya ng napakalaking kaligtasan ay ituring siya na tulad sa isang mahigpit at mapaghanap na Panginoon. Siyang matalik nilang kaibigan at pagka sila'y sumasamba sa Kanya, ay maaasahang siya isa sa kanila upang sila'y pagpalain at aliwin na pinupuno niya ng ligaya at pag-ibig ang kanilang mga puso. Nais ng Panginoon na ikaaaliw ng Kanyang mga anak ang sila'y maglingkod sa Kanya at magtamo ng lalong malaking kaligayahan kaysa kahirapan sa Kanyang gawain. Hangad niya ang mga lumalapit upang sumamba sa Kanya ay mag-uwi ng mahalagang mga isipang ukol sa Kanyang pag-aaruga at pag-ibig upang maaliw sila sa lahat nilang ginagawa sa araw-araw at magkaroon ng biyaya upang magawang may pagtatapat at walang daya ang lahat ng bagay. Dapat tayong magtitipon sa palibot ng krus. Si Kristo at siyang nabayubay sa krus ang dapat na maging paksa ng pagbubulay-bulay, pag-uusap at ng ating pinakamasayang damdamin. Dapat nating itanim sa ating alaala ang bawat pagpapalang tinatanggap natin sa Diyos. At pagka nakikilala natin ang malaki niyang pag-ibig, ay dapat na bukal sa kaluubang ipagkatiwala natin ang lahat ng bagay sa kamay na napako sa krus dahil sa atin. Ang kaluluwa ay maaaring mapataas na lalong malapit sa langit sa pamamagitan ng mga pakpak ng pagpupuri. Sa mga tahanan sa kalangitan ay sinasamba ang Diyos na may awitan at tugtugan. At sa pagpapahayag natin ng ating mga pasasalamat ay natutulad ang ating pagsamba sa ginagawang pagsamba ng lahat ng mga anghel sa langit. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa Diyos. Awit 50, versikulo 23.
Magsiharap tayo sa ating may kapal na may magalang na katuwaan at may pagpapasalamat at tinig na mainam. Isaiah 51:3. Mga minamahal naming mga kapatid, napakabuti hong manalangin. Kumusta po kayo ngayong umaga sa araw ng Sabat? Sana po matagpuan po tayong nagtatapat sa ating Panginoong Hesukristo. Sana po mga kapatid ay ang pagpapala ng Diyos ay aakay sa atin, papalapit sa Kanya. Hindi ho papalayo sa Kanya. Kaya kung saan man po kayo naroon ngayon, huwag niyong pigilan na kayo lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpunta sa mga kapilya upang kayo po ay makaranas ng maluwalhating pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Bago tayo manalangin sa ating pong napakahabang mga prayer request, mga kapatid, atin po munang banggitin ang mga greetings po ng ating mga kaibigan mula po kay Ma'am Jetty Gulyoso. Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath po sa iyo, Ma'am. Kumusta na po ang iyong brother? Sana po ay nakaranas po siya ng kagalingan mula po sa kanyang mga karamdaman. Okay. Happy Sabbath, Pastor Noel Virasis, at sa lahat na manunood. Yan po'y mula po kay Narelian Kachila na nasa Qatar. Oo. Happy Sabbath sa iyo, kapatid. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. Jubay Bayaw Susun, Happy Sabbath. Happy Sabbath din po sa inyo dyan sa Balatan. Balatan Kamarinesur, Happy Sabbath po sa inyo dyan at sa ating lahat ng mga kapatid po dyan. Happy Sabbath to all mula kay Giser. Mula sa Bunga Bulan Sorsogon. Happy Sabbath po sa iyo, kapatid, at sa lahat ng mga taga-bunga. Kumusta po kayo dyan sa bunga? Oo. Mula po kay Nemesor Primitive Days, happy Sabbath po sa ating lahat. O, maluwalhating Sabado po sa North Sorsogon District, sa pangunguna po ng aking ninong, si Pastor Chris Cuadera. Happy Sabbath po. At yan po sa Central Sorsogon District, sa pangunguna po ni Pastor Albert Dichuso. Happy Sabbath po sa ating lahat. At mula po kay Ami Buezon Guanezo, Happy Sabbath everyone. Mula po iyan sa Gati East Day Church. Kumusta po kayo dyan sa Gati? Isang maluwalhating umaga po ng araw ng Sabado. At pagpapasalamat sa Panginoon sa inyong lahat dyan. At mula po kay Eduardo B. Baudin, Happy Sabbath everyone. Oo. O, Happy Sabbath po, Kuya. Yan po'y mula sa Dait, Camarines Norte. Kung hindi ako nakakamali, ha? Dait, Camarines Norte. Happy Sabbath po sa inyong lahat. At mula kay Ma'am Gulyoso, God is so good, pastors. He's doing well. Thank you. But still, we need to continually pray for him. God is good. Praise the Lord po, ma'am. Sana po palagi niya pong maranasan ang kagalingan mula sa ating Panginoong Diyos. Patuloy pa rin po nating idalangin siya. Sa lahat po ng ating mga manonood at mga kaibigan nating umaantabay dito po sa ating season of prayer, natutuwa ho tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa isang linggo. Napakabuti niya sa atin. At alam niyo mga kapatid, hindi lamang pinagpapala tayo ng ating Panginoon ng mabubuting kalusugan. Pinagpapala tayo ng Panginoon ng mga mabubuting kaloob na siyang mag-aakma sa atin sa langit na bayan. Isa pong napakagandang pribilehyo na sa ating pagsama-sama sa pananalangin, nabubuksan ang langit para sa kanyang bayan dito sa lupa. God moves when we pray. The heaven's host moves when we pray. Sabi nga ng isang spirit of prophecy statement, when we work. But when we pray, God works. When we work. But when we pray, God works. When you stop praying, you start dying. Therefore, continue to pray so that you can continue to live. So, maliwanag po yan mga kapatid. Because prayer is the breath of the soul. Huwag nawang kalimutan ng bawat isa ang magbigay pasalamat sa ating Panginoon sa mga panahong tulad nito. By the way po, kung kayo po may mga prayer request, ay huwag kayong mag-atubili na ilagay po ang inyong mga prayer request, mga katanungan. Diyan po sa comment section na mayroon sa screen, sa baba ng inyong screen na pwede ninyong ilagay ang inyong mga mensahe. So, ilagay po ninyo dyan.
By the way po mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon sapagkat kagabi kinumpirma po ng isa nating kapatid na atin pong binabible studyan online, si Brother Alvin Bombeo, na siya po ngayon ay magsisimba sa Bulan Church. Naway ipanalangin natin mga kapatid na siya po ay tulungan ng Panginoong makalapit sa ating pong Panginoon. At kapag ka siya ay nakalapit sa ating Panginoon, mabubuksan ang kanyang buong tahanan. Mabibiglas sila. What happened to Brother Alvin? He is now a Seventh-day Adventist. Oo. At mabubuksan. Iyan po ang pagpasok ng katotohanan sa kanyang tahanan. So ating idalangin ang kanyang pagsamba, pagbisita niya ngayon sa Bulan East Day Church. Atin din pong idalangin mga kapatid, ang church building sa Gimagaan Church, patuloy nawang pagpalain ng ating Panginoon, no? Na maranasan po ng ating mga kapatid ang pagsamba sa isang building na gawa ho ng pananalangin. Atin din pong idalangin mga kapatid si Sister Annabel Lupi Sobilia, kasama po ang kanyang mga kababayan sa Southeast Texas, na sana po ay maging ligtas silang lahat sa Hurricane Laura. Atin pong idalangin mga kapatid si Sister Guya, na nanalangin po siya na sana ay ang kanyang buong pamilya ay makarating, makaalam ng katotohanan at makarating sa pagkakataong tanggapin nila ang ating Panginoon. Atin pong idalangin ang Bulan Church Building, patapos na po ang Bulan Church Building, malapit nang matapos. Hindi pa naman tapos. Pero alam nyo, kailangan nating idalangin ang Pamintuan Family na patuloy po na sumusuporta financially sa Bulan Church Building. Idalangin din po natin ang ating mga kapatid roon na naway sila pong lahat ay magiging masigla sa gawain po ng pangangaral sapagkat ang Ebanghelyo kapag ka ating niyang tinigilan o kapag tayo nag-stop sa pangangaral ay mapipigilan din po ang ating patuloy na paglago. Kaya kailangan po nating patuloy na gumawa sa Panginoon. Atin pong idalangin ang kalintaan groundwork at lalo na si Sister Divina Lee Claire. Si Sister Divina po mga kapatid ay from Bacolod. Isa po siyang Ilongga. Ngunit siya po mga kapatid ay naroon sa United States for almost 30 years at siya ay nagtatrabaho doon. Hindi niya nakalimutan ang Pinas. Lalo na nang amin pong mabanggit sa kanya ng isa sa ating mga kapatid na mula sa kalintaan na kailangan pong buksan ang gawain sa kalintaan, Sir Sugon. At alam niyo po, by God's grace, ginamit po si Sister Divina para po ipangpatuloy ang gawain sa kalintaan. Praise the Lord, tayo po ay may bagong kongregasyon na sa kalintaan. Praise the Lord po, mayroon na tayong maliit po na pagsasambahan ng mga kapatid sa kalintaan. At iyan po ay improving as the time goes by. So, ipanalangin po natin yan mga kapatid. Idalangin po natin si Sister Christina Mendiola na siya po ay struggling po ng stage 3 breast cancer na nag-a-undergo po ng chemotherapy to last on October. So idalangin po natin siya, no? So idalangin din po natin mga kapatid ang online evangelisms na nagpasimula na kagabi. Yung Finding Hope. Oo, sa pangunguna ni Pastor Isagani Valencia from Singapore, no? Si Pastor Isagani Valencia po ay nasa Singapore, ngunit ginamit siya dito po sa North Philippine Union Conference para po sa lahat ng mga kabataan. Kaya sa lahat po ng mga young people na nanonood sa akin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, kayo po ay manood sa mga link na amin pong isinisend po sa inyo. Panoorin niyo po yan gabi-gabi. Magsisimula po yan, mga kapatid. Magpasimula na po kayo manood 6:45 upang hindi po niyo ma-miss ang pagsisimula ng gawain po ni Pastor Isagani Valencia, mga kapatid, para sa mga young people. Kagabi, nagpasimula na tayo. And amazing, napakaganda ho ng mga paksa. Kaya sa ating pong mga young people, huwag ho kayong magsawang manood ng mga banal na bagay. Sapagkat kung hindi natin yan panunuorin, paano tayo maging angkop sa langit na isang banal na lugar? Kaya tayo dito pa lang sa lupa, sanayin natin ang ating mga sarili, manood ng mga banal na mga panuorin, makinig ng mga banal na musika,
pag-uusapan ang mga banal na pag-uusap, gumawa sa mga banal na gawain, papurihan ang dapat papurihan, i-appreciate ang dapat i-appreciate, pasalamatan ang dapat pasalamatan, mangag-ibigan sa isa't isa, magpatawad sa nagkakamali sa iyo, kalimutan ang pagkakamali, kalimutan ang nakaraan, lalo kung hindi ito magpapaunlad ng iyong espiritualidad. Yan ang tanging kailangan ng bawat isa sa atin ngayon, mga minamahal po namin mga kapatid. Kaya ating ipanalangin ang outpouring of the Holy Spirit na sa pamamagitan po ng kanyang online evangelism, September 7 to 19, magpapasimula na rin po ang online evangelism sa pamamagitan ni Pastor and Mrs. Bareha. Huwag po ninyong kaligtaan yan sapagkat iyan ay patungkol sa pamilya. Lahat na babanggitin nila ay patungkol sa paglago ng pamilya. Huwag po ninyong kalimutan yan, mga minamahal ko mga kapatid. By the way po, batiin po si Ma'am Evelyn Halig. Oh, Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath po ma'am. Saan ka po ngayon? Ikaw po ba'y nasa Sursogon? Happy Sabbath po sa iyo. At si Ma'am Jetty Gulyoso, Happy Sabbath sa Pulot, Bulan, Sursogon. Obilia family and also Asis family of Naga, my love and greetings. Yan, Happy Sabbath po pala no, sa Obilia family dyan sa Pulot, Bulan, Sursogon at sa Asis family sa Naga. Oo, greetings din po sa kanila. Magandang umaga po sa kanila. Sana po ay sila po'y makakapanood nito. Happy Sabbath po sa inyong lahat mga kapatid. Atin din pong idalangin mga kapatid ng patuloy ang kapatid po ni Ma'am Jetty Gulyoso. He is doing well right now. Ngunit atin pong idalangin na talagang ang ating Panginoon ang magpapagaling sa kanya. Atin pong idalangin mga kapatid ang kapatid po ni Raymart San Jorge na naka-quarantine po sa Bulacan. Ating idalangin din ang dalawang kaibigan ni Brother Alan Luiso na si Barangay Captain Abel Barrera at Wilbert Pedro na naka-confine dahil sa isang aksidente sa Provincial Hospital ng Dumaguete City. Atin din pong idalangin mga kapatid si Cheryl Mandresa na nasa UERM Hospital sa Manila na diagnose po kasi siya na may maliit na malignant na bukol sa ulo at may light hydrocephalus. So anak po siya ni Brother Henry Mandresa na tagagati. So idalangin po natin siya. No? Atin pong idalangin si Brother Christopher Granado na ang kanyang buong tahanan ay madala niya sa Panginoon. So yan po mga kapatid ko, ating idalangin din na sa buong maghapon ng araw ng Sabat na ito ay maranasan natin ang kapayapaang mula sa Diyos. Tayo pong lahat ay umuko mga kapatid. Okay. Happy Sabbath from Iwan Warjaman. Happy Sabbath po sa iyo kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Andito po kami pastor sa Silang Cavite. We're always watching. Amen. Amen po. Sana po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ngayon po magpasimula po tayo sa ating pananalangin sa aking mga kapatid na nasa kani-kanilang mga tahanan, sa inyo po na aming mukong mga manunood live, maaari po ninyo akong samahan sa ating pong pananalangin, ating pong idalangin yung aking mga nabanggit mga kapatid. At sana po ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Tayo po yumuko at manalangin po tayo. Salamat po ng marami amang banal na sa araw na ito, kami po ay nagpasimula sa isang banal na pakikipagkomunikasyon sa iyo. Ang pakikipagkomunyon sa aming Diyos na maibigin sa lahat at higit sa lahat, Panginoon. Natutuwa po kami kung paanong kami po ay kinikilos ng iyong Espiritu upang kami ay magpapatuloy sa aming pananampalataya at paglilingkod. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapalang aming tinanggap mula sa aming pong pananalangin at mula sa biyaya ng Panginoong Diyos. Amin pong ipinapakiusap, Panginoon, ang Gimagaan Church Building, ang Bulan Church Building at ang mga kapatid na sumusuportang patuloy dito. Amin pong dalangin, Panginoon, na ito'y matapos sa madaling panahon upang sila, Panginoong Diyos, ay makapagsimba na may kapayapaan at upang sila, Panginoon, ay maging masaya habang tinitingnan nila ang mga bagay-bagay na resulta ng kanilang pananalangin, resulta ng kanilang pagkakaisa, resulta ng kanilang pag-iibigan. Panginoong Diyos, ipagkaloob ito sa aming mga kapatid. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang Southeast Texas na alam mo po na sila po'y kumakaharap sa Hurricane Laura.
Panginoon, pakiusap, pari po bang iyo pong iligtas ang iyong bayan sa dakupuruan? Kabilang na po ang aming mga kababayan, ang mga OFW. Kabilang na po mga amang banal, ang aming mga kapatid na patuloy na nananalangin na sila po'y mailigtas mula sa trahilyang ito. Amin din pong dalangin, Panginoong Diyos, si Sister Madeline Solite. Siya po'y dumaranas ng depresyon. Ngunit sa iyong mapagpagaling at mapagkalingang pag-ibig, siya po ay gagaling, Panginoon, sangayon sa iyong kalooban. Amin din pong pakiusap, Panginoon, na ang Pamintuan family na patuloy na sumusuporta, o Diyos, sa gawain po ng pagtatapos ng proyekto ng church building sa bulan. Patuloy nawa nilang angkinin ang pagpapala ng langit. Patuloy nawa nila, Panginoong Diyos, na maranasan ang pagbuhos ng marami pang pagpapala sa kanilang pamilya. Nakikita mo ang kanilang mga kalooban. Ang kanilang kalooban ay upang tumulong. Nais po namin, Panginoong Diyos, na pahalagahan ang kanilang pagtulong. Nais din po namin makiusap na huwag po silang kalimutan sa kanilang mga mabubuting gawa na kanilang ibinigay sa iyong banal na gawain. Biyayaan mo po sila ng mabubuting kalusugan. Sa mula, Panginoon, sa muli, amin pong dalangin, o Diyos, ang kalintaan groundwork. Narito din ang aming isang kapatid na lubos kaming nagtataka, natutuwa, si Sister Divina Lee Claire, na walang sawang sumusuporta sa kalintaan groundwork. Siya, Panginoon, ang inyo pong makita, siya, Panginoon, ang nag-handle ng lahat mula sa salary ng mga laymen hanggang sa makagamitang dapat bilhin. Hanggang sa pagpapatayo, Panginoong Diyos, nakikiusap po kami. Hindi naman ito para ipangmayabang ang aming kapatid, kundi ito, Panginoon, ay isang pagpupuri sa iyo kung paano ka gumagamit ng mga tao sa iyong banal na gawain. Hindi naman namin siya nakikilala pa ng husto, hindi nga namin pa siya nakita. Ngunit ano't napakabuti mo sa amin na siya po'y dinala mo sa lugar na ito upang ang mga tao sa dakuroon ng kalintaan ay makaalam pa ng maraming mga biyaya mula sa iyo, makaalam pa ng katotohanan sa iyo, makilala ka pa ng husto at manda sila sa iyong nalalapit ng pagbabalik. Amin pong idinadalangin, Panginoon, ang aming dalawang laymen doon, si Brother Gisrael at si Brother Joseph Balansay. Pakiusap, iyo pong pagpalain ang kanilang pagtatalaga sa gawain. Tulungan mo po silang magpakumbaba, magiging passionate, magiging loving sa kanilang paggawa sa Bukiring Yaon. Nawa, Panginoong Diyos, kaming lahat magkakaisa sa pag-iibigan upang kami, Panginoon, ay magiging mapalad at kami nagtatagumpay sa gawain inyo pong iniatang sa aming mga balikat bilang prelehiyo. Amin pong dalangin, Panginoon, si Sister Christina Mindiola, na siya po ngayon ay nagsasuffer po ng stage 3 breast cancer. Nag-a-undergo siya ng chemotherapy na magtatapos sa October. Isang buwan na lang, Panginoon, matatapos na ang kanyang chemotherapy. At alam po namin, Panginoon, na hindi mo siya pababayaan sapagkat siyang nagiging dahilan upang mabuksan ang kalintaan. Panginoong Diyos, pupulay ng aming kapatid na ito, makasama nawa siya namin next year sa malaking gawain doon sa kalintaan. Pagpalain siya ng mabubuting kalusugan, ang biyaya ng langit ay mapasa kanila sa mga araw na sila, Panginoong Diyos, ay nag-a-undergo ng chemotherapy. Amin din pong dalangin, Panginoong Diyos, ang amin pong kapatid na si Brother Alvin, nagkumpirma siya, Panginoon. Ang kanyang oo, ang kanyang kumpirmasyon ay hindi niya ginawa dahil sa kabutihang aming ibinigay sa kanya, kundi dahil sa kabutihang ibinigay mo sa kanya. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang kumpirmasyon. Naway dalhin siya sa katotohanan kasama ng kanyang buong sambahayan. Dinadalangin po namin, Panginoon, huwag tumigas yung kanyang damdamin na tanggapin ang katotohanan sa banal na kasulatan upang mahanda siya sa iyong nalalapit ng pagbabalik. Amin pong pakiusap, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Granado, isang bagong mananampalataya mula sa Otavi. Ngunit siya, Panginoong Diyos, ay nagnanais na ang kanyang buong sambahayan ay talagang madala niya sa pananampalataya at sila'y tumanggap sa iyo bilang kanilang tagapagligtas, samantalang kami nabubuhay sa mga huling araw na ito.
Dalangin din po namin, Panginoon, si Sister Cheryl Mandresa, na-diagnose po siya na may bukol sa ulo, na-diagnose po siya na may light hydrocephalusia. Ngunit ang lahat ng ito, mga karamdamang ito, kapag ka dinampian ng iyong mapagpagaling na kamay, naniniwala kami, all things will be well. Kung paanong iyong ginawa ang iyong pagpapagaling sa lupa samantalang ikaw ay narito. Kung paanong iyong pinalukso ang lumpo. Binigyan ng eyesight ang bulag at ang pipi nakapagsalita. Ganon din po mga amang banal ang mga dinaranas ng mga sakit ng aming mga sarili, ng aming mga kaibigan at ng aming pumakababayan sa panahon ngayon. Kaya Panginoon, kahit ikaw ay nasa langit, may access ka sa buong lupa. Alam mo ang lahat na nangyayari. Mari po bang dalawin itong Sister Cheryl Mandresa upang siya po ay gumaling. Amin din pong pakiusap, Panginoong Diyos, ang dalawang pasyente na mga kaibigan po ng aming kapatid na si Barangay Captain Barrera at si Mr. Pedro Wilbert Pedro. Pakiusap, Panginoong Diyos, sila po ay nakakonfine until now sa Provincial Hospital ng Dumaguete City. Malaba yata, Panginoon, ang kanilang kalagayan sapagkat ito'y mula sa isang aksidente. Ngunit nais ko pong sabihin sa iyo, Panginoon, ang mga taong ito ay malapit sa aming kapatid, kaya idadalangin po namin siya, anuman ang kanilang sitwasyon ngayon. Nawa, Panginoon, ang pamilya nito ay iyong tulungan para kanilang matumbasan ang kanilang mga gastusin sa hospital. Tulungan mo rin ang kanilang buong sambahayan ay magkaroon ng kapayapaan habang kanilang naranasan ang mapagkaloob na biyaya ng aming Panginoon. Na muli, Panginoon, dinadalangin po namin ang kapatid ni Brother Raymart na nasa Bulacan ngayon, nag-a-undergo po ng home quarantine. Sana po, Panginoong, natapos na ang home quarantine niya at sana ay ligtas siya sa COVID-19. Amin pong pakiusap at patuloy ni dinadalangin ang kapatid po ni Ma'am Jetty Gulyoso na nag-a-undergo po ng blood transfusion. He is doing right now as I've known. At nais po namin, Panginoong Diyos, na patuloy siyang makaranas ng pagkalinga ng aming Panginoon sa pamamagitan ng iyong mapagpalang kamay na nagpapagaling sa Kanya. Makilala Kanya na isang maibiging Diyos na tunay na kumikilos kahit sa simple naming paghiling sa iyo na pananalangin. Amin din pong dalangin, Panginoong Diyos, ang aming mga online evangelists. Nagpasimula na po, Panginoon, ang online sa pamamagitan ni Pastor Isagani Valencia para sa mga young people. At ito'y magtatapos sa August 5. Magsisimula na rin sa August 7, sa September, I mean, matatapos ito sa September 5. At pagkatapos, magpapasimula na rin ang online evangelism na ibibigay po para sa buong pamilya ng mananampalataya sa buong Southern Luzon Mission. Sa September 7 to 19, Panginoon, ang aming mga online evangelisms na ito, biyayaan mo ito, Panginoon, na ito'y magdadala ng marami pang mga kaluluwa sa iyong paanan. Naniniwala kami, walang imposible sa iyo. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Sapagkat nakikita mo ang lahat ng bagay, nalalaman mo ang lahat ng bagay, nasa lahat ka ng mga lugar. At alam namin, Panginoon, na ikaw ay maibigin sa lahat, na nagnanais mo, nagnanais ka na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Amin pong pakiusap ang aming mga cage friends, mga chat group coordinators, mga cage group leaders. Patuloy nawa sila, Panginoong Diyos, na maging masigasig sa kanilang paggawa. Tulungan nawa sila amang banal ng pagpapagaling ng kanilang mga espiritualidad, paglago ng kanilang mga paglilingkod. At nawa, Panginoong Diyos, maranasan ng aming mga cage friends ang iyong malayang mga katotohanan na siyang nagdadala sa kanila para sila'y magiging malaya sa lahat ng kasalanan. Amin pong dalangin, Panginoon, na ang mga katotohanan ng iyon ay magdadala sila sa kanila, papalapit sa iyo, at kung naging malapit sila sa iyo, makilala kanila ng tunay at tanggapin kanila bilang kanilang tagapagligtas. Amang banal, amin pong pakiusap, ipagkaloob mo rin sa amin bilang iyong mga manggagawa. Amin pong dalangin ang mga pastor, L.E. Amin pong dalangin, Panginoon, ang lahat niyong mga manggagawa. Nanawa, Panginoon, sa patuloy naming paggawa sa iyong bukirin, maranasan namin ang pagtatagumpay dahil sa pag-isama ng banal na Espiritu at dahil sa presensya ng Diyos na amin pong nararanasan araw-araw.
Sa muli, Panginoong Diyos, aming pong pakiusap na ang banal na Espiritu ay aming maranasan, makasama sa lahat ng panahon. Ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Okay, happy Sabbath po sa ating lahat, mga minamahal po naming mga kapatid. By the way po, gusto po nating batiin ang happy Sabbath si Brother Rex Hondra. Happy Sabbath po sa inyong pamilya, sir, na siguro ang pagkalam ko nasa Cavite din po sila. Happy Sabbath po sa iyong buong pamilya at ang Hondra family dito po sa Irusin. Happy Sabbath din po kay Ma'am Marge Benitez, no? Saan ka man po ngayon, ma'am, binabati ka po namin ng isang maligayang araw ng Sabado. Happy Sabbath po sa inyo. At syempre, binabati po natin ang ating pong lahat ng mga manonood, mga kaibigan. Ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay inyo pong maranasan, mga kapatid, no? Atin pong idalangin na ang Sabat na ito ay magiging pagpapala sa lahat. By the way po, pansamantala po ako magpapaalam. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Noel Virasis ng South Shore Sugon District, nagsasabing, to God be the glory. God bless you all, mga kapatid. Stay safe, but stay strong in the Lord. Keep in touch with Him all the time through prayer. Prayer is the breath of the soul. When we start praying, we grow continuously. But when we stop praying, we start dying. When we work, we work. But when we pray, God works. Heaven moves. And even Satan trembles when he hears the prayers of the saints. Mga minamahal kong mga kapatid, God bless you all po, mga kapatid. Nais po namin ang pagpapala ng Diyos ay maranasan nating lahat. Ngunit pansamantala po tayong titigil sapagkat maghahanda po tayo para sa pagsamba sa ating mga kapilya. By the way, paalala, huwag po ninyong kalimutan ang social distancing, ang sanitation, at higit sa lahat, huwag ninyong kalimutan isuot ang mga face mask. Merong wala naman po kayong karamdaman, wala naman pong may karamdaman sa loob ng iglesia, maaari naman po ninyong tanggalin ito. Ngunit, amin pong patuloy na paalala, stay strong, and stay strong in the Lord. God bless you all. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Bye-bye.